Ano ba yung sinabi ko sa iyo na kailangan mo? Good morning ulit sa inyong dalawa. Wala yan. Kasi tatingin ko naman sa inyong ano, kahit, pwede kayo. Kaya lang, ang sinasabi ko, dapat doon snappy. Number one, snappy in uniform. Okay? At saka dapat doon, meron tayong tinatawag na good customer service. Diba? Tinuro yan sa training. Diba? Okay? Ano ba yung good customer service? Anong taon? Ah, and then commandments, smile to people. Diba? Hindi mo naman kayo, naka-face mask tayo, so hindi makikita mo yung smile. Pero, ang importante sa customer service, yung approach. Diba? Paano natin i-approach yung mga dumarating makakasalamuha natin ng iba't ibang klaseng tao? Makakasalamuha tayo ng mabait, makakasalamuha tayo ng arrogante, makakasalamuha tayo ng mahina umintindi, di ba? Paano natin sila i-approach? Kung arrogante ba, awayin nyo. May bisita ako na ganito eh. Paano nyo yan? Diba? Oh, good morning. Yun, respect. Ha? Pag nag-sumisigaw, sisigawan nyo din? Hindi. Di ba? Dapat yung tinatawag na empathy, intindihin niyo siya. Yes, diba? Ah, yes sir, naiintindihan ko po kayo. Kung ano pong gusto niyo mangyari, naiintindihan ko po. Kung maaari lang po, pwede kayong maupo muna. Tatawagan ko po yung tao na gusto niyo makausap. Hindi, magtatagal. Hindi po magtatagal. Mamadali ako eh, pasensya na po. No? Meron po tayong visitors policy na dapat po natin ipatupad. Ganon, di ba? So, dapat sa good customer relation, no? Or excellent customer service, dapat alam natin kung paano natin i-handle yung mga nakakasalamuha nating tao. Correct? Yun, importante yung greetings. Ha? Greetings. Good morning, sir. Okay? Kung military yan, so of course, you extend military salute. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Okay. At dapat talaga maayos kayo. Alam bakit? Diba? That first impression is lasting eh. Yes, dapat, maayos ang uniform nyo para kagalang-galang. Yes, sir. Diba? Because the uniform is a symbol, your uniform is a symbol of public trust and confidence. Hello, Michael. Kung tingin mo ba, lousy-lousy yung guard, gagalang mo ba yun? Diba hindi? Kailangan ka, kailangan, di ba? Because that is a symbol of public trust and confidence. Di ba? Uniform. So may isang taon na, yan ang validity ng... Okay. To give you a short background, no? Okay, to give you a background ng inyong pepwestohan. Itong pepwestohan nyo ay residential. Ha? Bahay. Okay? At prominent family. Pag sinabi prominent family, may matataas ang connection yan. May impluensya yan. Diba? Yung mga tinatawag na galang-galang, no? So, kung sa termino ng ano, yung mga yayamanin. Di ba? Yan ang babantayan nyo. Ha? Residential. Isa sa araw, isa sa gabi. Ikaw, nasaan ka na sa condo, more or less, meron ka ng experience kung paano yung i-handle yung mga bisita. Okay? So, ang mahalaga lang dito sa residential, unang-una, number one, kilala ninyo kung sino yung amo nyo. Okay? Kilala ninyo kung sino yung mga authorized person na pwedeng pumasok doon. Yes, sir. Ha? Yung authorized lang. Sino po ba yung? Kilala ninyo sino yung mga household worker niya. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Household worker. Yung caretaker, yung gardener, yung cook, ha?
yung kasambahay, dapat kilala nyo. Oh, ngayon, ano ba ang patakalan doon? Pwede ba sila labas-pasok? Kailan ba sila pwedeng umuwi? Baka stay-in ba yan? Di ba? Okay. Kung sila ay uwian yan, ano yung dapat natin gawin? Di ba? Normally, ilalagbook natin yan. Di ba? So, anong oras sila dapat umuwi? Dapat malaman nyo yun doon sa may-ari. So, dapat malaman natin ano yung specific rules laid down nung ating kliyente. Tama? Yes, sir. Okay. Dito, malalaman natin yun. Sige, tatanong ko rin, patatanong ko kung ano ba talagang, ano ba yung mga rules and regulations doon. Especially sa kanilang mga kasambahay. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Kasi pag dumabas ka, anong gagawin? Eh, lalo na ngayon, pandemic. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Lumabas sila. Oh. Naka-face mask. Saan ba nagpunta? Umuwi. So, yung observe natin doon yung health protocol. Yes, sir. Gagamit tayo ng scanner. Diba? Yes, sir. Yan. Lalagbook nyo kung anong ano niya, pa magsusulat siya doon, maglalagsheet na siya kahit kasambahay. Diba? Yes, meron sila separate logsheet. No? Anong oras pumasok, anong oras lumabas. Yan. Ano yung temperature niya at that time na pumasok. Alam niyo naman siguro, kapag mataas ang temperature, hindi niyo pwedeng papasukin. Baka may COVID na yun. Ha? Alam niyo yun? Okay. Ano yung pinakamata? Ano yung sa temperature, yung hindi pwede papasukin? 37 above? Yes, sir. 36 pwede? Yes, sir. Okay. At dapat ba pag pumasok doon, naka-face mask? Yes, sir. Dapat, di ba? Okay. So yun, number one yun. Ha? Pangalawa, aalamin natin o aalamin nyo sino ba yung mga madalas bumibisita ron. Di ba? Okay. Yung kamag-anak, ganun. So ano ba ang rules ng kliyente? Kay kamag-anak, siguro pag may dalating bisita, sasabihin sa inyo. Okay? Oh, may dalating ang bisita, yung kapatid ko. Dalating ngayon, ha? Okay. Paano nyo ma-identify kung kapatid yun? Hanapan po namin ang valid ID, sir. Yan yung valid ID, of course. Diba? Pagkatapos, dapat bang i-inform yung ano, yung meron intercom doon. Maaaring may intercom. Diba? Ma'am, good morning. Dito na po yung kapatid nyo. Yes, sir. Sige, patuloy na. Dapat ba sila yung kamag-anak yun? Diba? Dapat ba sila sa mailalim doon sa tinatawag nating health protocol? Yes, sir. Yes, sir. Or no? Yes, sir. Yes, kahit kamag-anak. Yes, diba? Yes, sir. Scanner. Yes, sir. Eh, paano mataas? Mataas yung ano, yung temperature nung ano, nung kamag-anak. Of course, sasabi, tatawag niyo doon sa, di ba? Ma'am, mataas po yung ano, nasa 38 po yung kanyang temperature. Hindi po natin pwede papasukin para po sa safety niyo, di ba? Yes, sir. Ito lang muna kayo. Okay. Pag tama naman, dapat bang, dapat silang mag-log? Ha? Yes, sir. Oh, mag-log din, di ba? Kasi kailangan nyo sa contact tracing eh. Yes, sir. Okay. Yung health declaration form. Meron kayong health declaration form, pipila pa nila yon. Yes, sir. Okay. Isa pa, huwag basta-basta magbubukas ng pinto, ng gate. Yes, sir. Meron dong silipan, titignan nyo kung sino. Diba? At tatanungin nyo kung sino kailangan. Sino po kailangan nyo? Andiyan ba si Mrs. Oy? Saan po sila? Diba? Yes, sir. Hindi lang po. Alamin nyo ngayon, doon sa may-ari, doon sa kliyente, kung meron siyang expected visitors na gano'n. Kung expected, ha, papasukin, pero dadaan pa rin sa health protocol. Okay? Yes, sir. Kasama pa rin doon, mag-log sheet siya. Yes, sir.
Lahat ng bisita, mga personnel doon sa bahay na yun, dapat naka-record yun. Yes, sir. Kung may sasakyan, napapasok, dapat naka-record din. Yes, sir. Okay? Plate number. Ah, oh, yun. Okay? And of course, check nyo. Yes, sir. Bung, hindi nyo naman kailang busisiin. Diba? View lang. Pwede po pakibaba yung bintana. Yes, diba? Tignan nyo, isakay. Pwede yung mga taxis na nag-aaral. Kung may sakay. Yung may driver, tapos ando yung mga pasahero. Kasama ba sila sa, ano? Sa ilalag? Yes, sir. Lahat yun. Lahat po. Diba? Hindi lang yung driver. Yes, anak yun eh, ano yun o? Oh? Oh, sir, pasensya na po. Eh, yun po ang utos ni ma'am. Diba? So, yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo. That is part of access control. Diba? Personal control, visitors control. Okay? Vehicle control. Eh, kung wala naman padadaan, doon sa harapan. Yes, sir. Diba? Mo-monitor nyo na lang yun. Okay? Yes, sir. Then, aside from this, dapat malaman din natin, malaman nyo, no, o malaman natin, doon sa mismong babantayan nyo, doon sa mismong kliyente, ano ba yung specific policy, ano yung specific rules and regulation, yung gusto niya. Diba? Baka may ayaw niya naman ng ganun, tapos ganun gagawin nyo, eh, baka di magkaintindihan. Diba? Kaya importante, ano yung goals niya? Malalaman natin yun bago kayo i-post doon. Okay? Yes, alamin natin yun. Ngayon, sa document naman, pag mga document, yung mga bills, di ba? Yes, sir. May mga i-deliver. Oh. Di ba? Yes, sir. Oh, natural. Yeah, may ipukunin nyo yun. Di ba? LBC. Di ba? O tatawag nyo, ma'am, meron ba kayo na-expect na LBC, di ba? Dokumento po dito padala. Sige, tanggapin mo, isip mo. Yes, pero bago mo i-hand over sa kliyente, anong gagawin mo? Kliyente mo na, sir, na disinfect mo muna. Alcohol mo, bago mo i-hand over. Okay? Yes, at kayo din, dapat laging may alcohol. Ha? Mawala yun. Okay? At part ng sa document control, information control, lahat na nangyayari sa bahay ng ating kliyente, dapat i-maintain natin ng confidential. Baka mamaya narinig yung, ay, alam mo, yung ano, yung amo namin, grabe, magbubugan. Oh, di ba? Yes, sir. Confidential yun. Yes, di ba? Whatever, nag-transpire doon confidential. Okay? Property. Property control. Pagdating sa property, ano ba yung mga pinangangalagaan nyo? Ano yung dapat ingatan? Ha? Titignan nyo yung mga ano, titignan nyo yung mga lumalabas. O baka mamaya may dala siyang kaldero, may dala siyang paniniyan. Bigay sa akin na ma'am, dapat may gate pass yun. May dalakang damit. Ay, mga pinaglumaan to ni ma'am. Binigay sa akin. Eh, dapat yun may gate pass. Diba? O may written ni ma'am yun. Tawag nyo, ma'am, binigay nyo ba po to? Dapat may gate pass. Okay? Binigay yung lumang electric fan. O, dapat may gate pass. Kasi yung gate pass na yun, ipipresent nyo rin yun sa subdivision guard. Tama? Okay? So, yun. Kaya nang pag-control ng property, of course, titignan nyo yung area. Ibuti nyo. Yung mga nagtatrabaho, anong ginamit, baka mamaya na-damage siya na pala. Tapos, guard, nasira yung ano. Diba? Yung sasakyan ng amo, galing sa labas. Pumasok. Amo nyo, ha? Pagparada na pagparada, tignan nyo kung, ma'am, check ko lang po yung sasakyan nyo. Bakit? Pinakula po kung may damage. O ma'am, meron dito ano, bangga o. Hindi ko alam yan ah. Tawag nga yung driver niya. Diba? Pero kung hindi kayo nag-inspect, tapos kinabukasan, guard,
Bakit may bangga tong ano ko? O, di ba? O, kailangan kasama sa ini-inspect nyo. No? Paglabas, ganun din. Ha? Of course, magbukas yun ng gate, lalabas. Okay? Application yun. Residential yung babantayan nyo. Ha? So, magpuprotektahan natin doon yung kliyente, yung amo nyo, kliyente, at yung kanyang pag-aari. Kasama ron yung kanyang mga anak, apo, relatives, kasama yun sa ating bibigyan ng proteksyon. Kasi ang pinakatrabaho nyo is to protect the lives on property of the client where you are assigned. Kakaintindihan tayo? Malinaw? Okay. After this orientation, mag-OJT sila. Ha? Mag-OJT kayo. Titignan ko namin kung paano kayo, assuming na itong dito sa pepesta nyo ay residential. Ha? Titignan namin kung paano kayo, paano nyo i-approach ang bawat umaakyat. Ayos natin sa yung uniform niya. Oh, kasi August ano na yan. Ayusin mo yung ano mo ha. Ang deployment nila. Ngayon na. Law. Ngayon na sir, papalitan sa taas. Ano natin? Meron, baka meron sa taas kay Ed. Kuha ka na. Kasi ang deployment na ito is August 31. Tuesday. Ipopost. Anong date na ngayon? 25. So, 26 bukas, 27. Mag-OJT kayo ng 2 days, no? 2 days lang. Ha? Tapos 28, 29, 30, pahinga kayo. Ayusin nyo yung mga dapat ayusin nyo. Lantsahin yung damit, uniforme, linisin niya. Ipipresent namin kayo sa client sa August 31. Mag-assume siguro kayo nito September 1 na, no? Oh, August 31, ipipresent namin kay sa client. Yes, sir. So, dapat makita ka snappy, marunong sumagot, magalang. Yes, sir. Okay? Basta at, yung dito nyo, lagyan nyo ng automatic. Oo. Para pag kinit nyo ganon. Nagaya nyo ngayon, yung pwede mo, tignan mo, na nakatikwas. Bakit? Tapos sa buhok, di ba naka ano siya? So, dapat niya sir, naka tali bago mag-sombrero. Hairnet. Kunti ka, gumamit ka ng hairnet, no? Okay, sir. Hairnet. Para hindi yan, oo. Oo, tapos nakakap kayo. O ganyan, basta nakang may ano po, tapos nakakap. Hindi yung, kama, may nakalugay na gano'n, tapos nakasombrero ka. Parang losang ang dating mo eh. Yes, sir. Parang may problema yung kayo. Yung ano yan dog, yung garrison belt, di ba, bigyan ka ng garrison belt, kailangan yung pag sinuot mo yung pantalon mo, iaangat mo siya bago mo ikitan yung garrison belt. Oo. Tapos yung ano mo na yan, yung sa ibabaw na tawag yan, belt, di ba, wala kang lock. May lock yan dapat eh. Ilalock mo yun doon sa garrison. So, yung walang dahilan, nabababa niya. So, bili ng garrison, tapos ano ka ng lock. Tapos tanggalin mo na yan, bagutak mo, hindi yan. Hindi, siguro ngayon, bumili na kayo ng garrison belt. Oo. Hindi yan, lakarin niya na. Huwag mo nang isuot yung, ano mo, yung batuta mo. Kasi yung batuta ngayon yung di-hampas na sa ere. Oo, wala na yan, di na uso yung kanyang klase ng batuta. Mayroon kayo yan dyan, sir? Meron yata eh. Iba na yung batuta na ginagamit ngayon. Oh. Pag ginanon mo, bakal yun, ano? May kasama na siyang lagayan. May kasama na lagayan yun. Tsaka magaang yun. Oh. Hahampas mo lang yun sa hangin. Yan, 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 gamitin mo na lang sa asawa mo yan. Pag loloko-loko. No? Pero may ano kayo dyan, sir? One set na dyan? Meron dyan, ano? Pwede naman kayo kumuha dyan. Papalitan ko lang. Oo, lalo na. Tapos ito, tanggalin nyo itong panpo na to sa ano. Oh. Yan sa
Dito. Oh, hindi tayo naglalagay ng ganyan. Yung padpaw, wala na yan. Wala na yan. Kasi wala mang ginagawa yung padpaw, sa totoo lang eh. Oo, oh, tapos... Sir, mag-inipan po kayo dito dyan. Oo, oh, tapos hihina lang kayo ng mga patches. Basta, oo, oh, bibihisan ka lang. Bibihisan ka lang. Alam mo ba ibig sabihin ng padpaw? Ano yan? Padpaw? Oo. Oh. Philippine Association of Detective and Protective Agencies Operator. Mali! Ibig sabihin niya, padpaw, punta ako dito para ako upo. Diba? Mali. Ito, bigyan ko kayo ng papel. Ah, gagawa kayo ng report. Okay. Ito sa'yo, senaryo. Sa'yo. Ang senaryo. Galing ka ba na nasig ko? Ah. Training center? Hindi po. Ano, pull out ka na? Project. Nagdo-robin ka, no? O na babantay ka doon sa area ng sakupo mo. Pay up responsibilities mo. Tapos, meron kang narinig. Ha? Na kumalabog. At nang pumuntahan mo, ha? Meron ka nakita ng isang tao na meron. Okay. Yan ang sinabi sa'yo. Ha? Bahala ka na kung paano mo ano. Basta report. Gusto ko lang makita kung paano kayo gumawa ng report. On or about. Ba? Ikaw. Halimbawa. Yung requirements mo nasa kasa mo. Nato ka sa pwesto mo. Nakamuhi mo ngayon. Nakamuhi mo. Na parang may nasusunog. Pinuntahan mo ngayon. Kung saan yung naamoy mo. Nakakita mo doon sa bandang kitchen, meron naka-charge na yung nakasaksak na, sabihin natin, yung bread toaster na naiwanan, umuusok. Yun. Ha? Okay. Sa'yo, merong parang gustong pumasok sa loob ng bahay. Pero dahil naagapan mo, eh, na-prevent mo na pumasok. Tapos anong action taken mo? Tinawag mo doon sa ano, yun dapat alamin nyo yung number ng subdivision guard. Para kung may problema, tatawag kayo doon sa subdivision guard. Di ba? And of course, inform mo yung may-ari. Okay? Okay? Sige. Tapos magano na kayo. Alright. Bye-bye.